Hey viewers, welcome back to my channel. Viewers, kumusta kayo? Ngayon viewers, dito tayo ngayon sa Unisan. Papunta tayo ng Unisan Sand. Kami ay on the way na. Malapit na rin. So sa kasamaang palad lang, unfortunately na-flat yung gulong natin. Kaya ngayon, si Jesse ngayon nag-drive, tayo naglalakad. So malapit na rin naman kami, mga 500 meters away na lang. Kalahating kilometro na lang papasok ng Unisan. Actually kanina pa ako naglalakad, ngayon lang ako nag-video. Ayun si Jesse oh. Guys, nandito na tayo ngayon sa Unisan Sand. And welcome! Welcome sa Unisan Sand. Ngayon viewers, kung ikaw ay naghahanap or you are looking ng details about Unisan Sand, so tapusin mo viewers yung video na to. Kasi ngayon, i-show ko sa inyo yung details about dito sa Unisan Sand. Lahat, entrance, yung kanilang accommodation, yung inclusion, lahat ng kanilang ginagawa. So, tapusin nyo viewers yung video ito at I believe na makukuha nyo dito yung information na hinahanap mo. Okay viewers, let us enjoy! As you can see, nakapag-pitch na tayo ng tent. And you might be wondering, viewers, kung ano yung first impression natin dito sa Unisan Sand. Well, Unisan Sand is, this is our first time here. And I would say na it's gonna be a good day for me, viewers. Check it out for the other videos. Ayun viewers, paggabi na dito sa Unisan. Chilling tayo dito. Nakita nyo na rin yung pool, maganda. Ayun viewers, pag-usapan naman natin ng entrance at saka cottage. Actually yung cottage hindi ko pa naitatanong, so ilalagay ko na lang sa description. Pero yung entrance and pitching tent, yun yung ating binayaran. Kasi yun yung ating bela ngayon, nag tent lang tayo, hindi tayo nag cottage. May mga cottage kasi sila dito. Malaki ang cottage siya dito. And hindi pa natin naitatanong yun. Ngayon eh, lalagay ko na lang sa description na viewers or sa screen kung magkano yung cottage. Ngayon, yung entrance dito ay 250 yung overnight. 200 naman yung day tour nila. Mura lang din sa ganitong klaseng ambiance. Okay na rin. Okay na rin. Maso maganda na rin. Or affordable na rin siya. Ano pa ba? Yun, yung pitching tent. Pitching tent naman, viewers, ay 300 per tent. So, kung may dalawa kayo, siyempre, 600 yung dalawang dala nyo. Lamesa. May lamesa yung kanilang, ano dito, yung kanilang, meron silang mga lamesa dito.
pwede mo rin, ano, tulad ng aking inaanuhan ngayon, inuupuan, ito yung lamesa. Ibig sabihin, pag kayo ay nag-pitch ng tent, mas malapit sa lamesa, lamesa, mas maganda. Kasi meron na rin kayong table na pwedeng gamitin. Kayo mag-inom or kainan, pwedeng-pwede yan. Just chilling dito sa tabi ng dagat. Ang daming nakatambay. Nakakatuwa ngayon kasi nakikisama ang panahon. Let's go ang hangin. At the same time, walang ulan. Ang dami pa rin naliligo hanggang ngayon, gabi. Mayroon dito floating, yung floating house nila dito. Bukas makikita natin yan ng maliwanag. Oras natin dito sa Unisan, alas 7 nilang gabi dito sa Unisan. Ikaw ay nag-iisip ng pumunta dito or alam mo yon, nagpa-plano na pumunta dito sa Unisan. Ngayon ako na magsasabi kung recommendable ba ang lugar o hindi. At saka syempre may mga tropa din tayo sa likod. Tatanungin din natin sila kung may re-recommend nila yung lugar na to. Pero para sa akin, Biheros, ay... I recommend this place. Ang ganda rin ang lugar na to. At saka, affordable din siya. Ano ikaw, Tol? Mare-recommend ba ang lugar na to? Oo. Ikaw, pre. Ah, syempre naman. Shout out. I-rate ko siya ng mga sa 1 to 100. Mga nasa 97% siya. Ay? Siyempre walang perfect. Walang perfect eh. 97%. Pwede na. Ayun, viewers. Nakita nyo naman, narinig nyo na. Sila nang humatol. At maganda nga, maganda. I would recommend sa lugar na to. Yo! Jesse! Asan ka? Hey, Vieros! Alas 12 na ng gabi. Chillin pa rin. Kayo pa. See you tomorrow, Vieros! Papakita ko sa inyo yung mga dapat ipakita dito sa Unisan. See you tomorrow! Hey, Vieros, kakatapos lang namin mag-survey ng lugar. Ayos naman. Ano ang mga dapat natin expect dito sa Unisan? Of course, gusto ko lang i-address yung signal dito medyo mahina. Kaya, huwag kayo pumunta dito, talagang masusulit nyo yung araw kasi hindi nyo magagamit yung social media. So, buong magdamag, wala rin kaming
Facebook, no YouTube. So yun yung may expect niyo dito. Of course, yung campsite, napakalawak. Kahit magpagulong-gulong ka dito, kahit napakalaki ng tent na dala mo, pwedeng-pwede yan. And yung shore naman nila, napakalawak din. Ayos din. So, sa umaga, pwede kayo mag-jogging kung kayo ay sporty talaga. So, Bieros yun. Okay, Bieros, waiting tayo ng kape. Ngayon, ano pa yung mga dapat nating malaman dito sa Unisan? Walk-in, pwede sila, of course. And pagdating naman sa booking, ito yung number. Pwede nyo kontakin yan. Of course, meron silang page. So, nag-contact lang ako sa page nila bago kami pumunta. And meron naman sumasagot doon. Pwede nyo, you know, Facebook page nila ay Unisan San. Makikita nyo sa screen ito. Ngayon, kung kayo naman ay malaking pamilya na nagbabalak or magkakaibigan, kung naghahanap kayo ng rooms na pwede nyong istiyan, mayroon din sila. And ito yung kanilang presyo pagdating sa rooms. Yan, Viajeros. Thank you for your time, for watching this video. Ngayon kami ay pauwi na. As you can see, kami ay nag-aayos na ng gamit. And ayun, Bieros, salamat sa iyong panonood. And let me know kung ano yung gusto yung malaman about dito sa Unisan. Kung may mga hindi pa ako nailagay or naidagdag, nasabi sa vlog na to. Let me know sa page ko, Bisayang Biyahero, sa Facebook. And yun, Bieros, I enjoy sa lugar na to and very recommended naman to. Maganda. Okay, Bieros, outro na tayo. See you on the other side. Bye-bye.